good. Nakalimutang i-record. Okay, next. Next. Next po. Next. O, pag ganun po nahirapan kayo, pwede kayong mag, ano, magsulat ng sticks. Okay? So, ayan. Okay, 275 minus 195 minus 193. Okay, kailangan po mag-borrow yan, ha? O, sige, magsagot lang kayo ilang 1 minute. Tapos, mamaya i-explain ni teacher. Tingnan lang natin para meron kayong mga idea or mag-function yung brain kung paano i-minus. Okay. So, 5 minus 3. Sige. Okay lang po kung hindi kayo tapos at nagsasayta na si teacher. 5 minus 3. Ano pong sagot? 5 minus 3. Grade 2. 5 minus 3. Ano ang sagot? 2. 2. Sabi ni Kuya Miguel. Yes, correct. 2. 7 minus 9. Pwede ba? Pwede po ba? Hindi po. Kasi yung minuend ay mababa kaysa sa subtrahend. So, kailangan ni 7 manghiram kay 2. So, si 2, dahil hihiraman ni 7 ng 1, magiging 1 na lang yan. Si 7, magiging 17. Alright. So, ganun po ha, hindi mo siya i-add. Mag-ipa-plus na 8. Magiging 17 siya. Dadagdagan lang ng 1 lagi sa harapan. Okay. So, 17 minus 9. What is the answer? 17. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay lang yan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ilan pong ibabawas natin? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, bilangin natin ang natira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, the answer is 17 minus 9 is equals to 8. Okay. 1 minus 1. 0. 1 minus 1, 0. Okay, so yan, pwedeng ilagay or pwedeng hindi na ilagay. Kapag 0, pwedeng ilagay, pwede na din pong hindi ilagay. So, the answer is 82 is the correct answer. Parehas po ba tayo? Parehas ng sagot? Patingin nga si teacher. Okay, patingin. May I see? Okay. Aba, parang walang computation. Okay, sige, sige. Very good. Ayun, ayan. O, dapat may computation. Makikita si teacher. May ganyan. Ah, meron pala kay Ate Dana. Okay, sige. Next. Very good. Ayan, nakakasunod. O, 895 minus 51. 895 minus 51. O, ulitin ko po. Okay lang ha, kung nahuhuli ha. Or hindi pa tapos, tapos nagsasagot na. It's okay. O, pag hindi magkasya sa kamay, pwede magsulat ng stick. Magguhit-guhit para sa stick.
Alright, sige, check natin po. Okay, so 5 minus 1. 5 minus 1. 5 minus 1. 4. Very good. Yes, correct. 4. Then 9 minus 5. 9. 9 bawasan ng 5. Ilan ang natira? 4. 4. Very good. E paano po yan, teacher? Walang katapat si 8. Anong gagawin kay 8? 8 lang. 8. Bring down 8. Very good. So the answer is 844. Tama po ba? Parehas tayo nasagot? May I see? Patingin si teacher. Okay, very good. Tama kay Kuya Grant, kay Kuya Miguel. Tama. Okay, tama kay Kuya Thirdy, Ate Dana, and Lance. Okay, very good. And also kay Kuya Liam. 844. Okay. So, next. Ah, ito na. Masagutan ko na. Sige, okay na yung, 100 minus 45. Next naman po. 481 minus 27. Okay lang po ha. Practice lang tayo ng practice. Okay lang kung mag-practice tayo ng practice. 481 na po ha. Minus 27. 481 minus 27. Okay. So dito po na 1 minus 7. Cannot be yan ha. Hindi pwedeng i-minus si 1. Hindi pwedeng mag-minus ang 1 sa 7. Okay? Or 7 i-minus sa 1. Can it be? So, kailangan manghiram. Manghihiram si 1. Ba kahit gumawa ng stick? Opo, okay lang po. Mas okay nga yun eh, para di kayo malilito. Hindi kayo malito. Alright, so sige po, check natin kung parehas tayo ng sagot. Okay, 1 minus 7, cannot be. Anong gagawin ni 1? Ano ang gagawin ni 1? Okay, manghihiram kay 8. So si 8 ay magiging? Anong number? 7! Magiging 7. Yung 1 magiging number? 11! 11. Very good. So, 11 minus 7. Ano po ang sagot? 11 minus 7 is equals to 4. Yes, 4. Ngayon, 7 minus 2. Ang sagot ay? 2! Ah? 7 minus 2? 5. Diba 7? Bawasan ng 2. O, may natitirang 5. And then, bring down 4. Ibababa si 4 kasi wala na siyang katapat. So, the answer is 454. Parehas ng sagot? 4. Opo. Okay. So, sige po. Ayan. 454. Very good. And, okay, last one na po, last one na practice. Oops.
8:22 and 1:45. 8:22 and 1:45. Bakit po 3? Po? Bakit po 3? Anong 3? Ay, oo, oh, sorry. Ito. Sorry, mali yan. So, 4 dapat yan. 4. Ayan. 4, 5, 4. Okay, so mataas po yung dalawang two-digit na nasa baba, no? Kaysa dun sa two-digit na nasa taas, yung dalawang number. Okay, so paano naman po kaya yan? Okay lang po ha kung may magkamali kayo ha, i-explain din po ni teacher. Okay na. Okay, so sige po. Dito na tingin kay teacher. O, dito po ang tingin. Okay, so 5, 2 minus 5 cannot be. Hindi po pwede kasi mas malaki si 5 kaysa sa number 2. Okay, ang gagawin natin, manghihiram naman po. 2, magbabaro siya kay 2. Kasi 2 ay magiging 1. And si 2 magiging, yung isang 2 na nasa 1's place value magiging 12. Okay, so 12 minus 5. 12 minus 5. 7. 7. Yes, very good. 7. Ay, 1 minus 4, pwede ba? Pwede po ba? Hindi po. Manghihiram ulit si 1 kay number? 11. Kay number 8. So si 8 ay magiging number? 1. 7. 7. 8 ay magiging 7. Si 1 ay magiging 11. Kasi nang hiram ng 1. 11 minus 4. 11 minus 4. 7. Very good. 7. And then 7 minus 1 is equals to? 7. Huh? 8. 6. 7 minus 1. 7. Bawasan ng 1. So, 6. Ang sagot po ay 677. Parehas po ba?
Opo. O nalito? May nalito po ba dito sa dalawang mababa? Wala po. Okay, ayan. Very good. Okay, very good. Nabura na yung isa mo, Kuya Miguel. 677. Alright, very good. Okay, yes. Okay na po. Okay, ganyan po ang mangyayari. Kapag mababa ang naunang minuend, magbabaro siya sa pangalawa. Ngayon, kapag nasubtract mo na at mababa pa rin yung second minuend, yung nasa tens place value, manghihiram ulit siya doon sa hundreds place value. Okay? Ganun po ang gagawin. Manghihiram lang na manghihiram sa kasunod o sa nauna. Alright. Teacher Melanie, kinder pa lang po ako. Pinag-aralan na yan. Okay, kinder. Alright, so sige po. Punta na tayo sa 677. Mali yung sagot. Okay, answer the following. O, ito po, may ano na yan na. May grades na po yan. 452 minus 77 and then 940 minus 31, 549 minus 14. Sure, sa papel po. Sa papel. Teacher, Teacher Melanie, binuga ko po si Fight kasi po. Hindi. Okay, sige po, Ate Dana. Binuga ko po si Fight kasi pwede magkasya yung 3. Binura si 5 kasi di magkasya si 3? Yung pang sagot po. Ah, o sige, tingnan natin mamaya.